Hello guys! So for today's video, gumawa kami ng panibagong table. Assurance naman guys, medyo luma na yung table natin. And dun sa area nga na paglalagyan natin ng bagong na area natin is hindi na to kasha. Ano kasi ang sukat nito is more than 4 feet. And then yung ating area na paglalagyan ng ating bagong lagay ng mga itlog is nasa 4 feet lang. So kung ilalagay natin to dun, hindi na makakagalaw yung tao. So, we decided guys na bumuo ng panibagong table. And guys, kung mapapansin nyo, medyo mababa. Ito, mababa to. So, ginawa naming standard yung size ng table. Yung height niya, which is 80. Okay? So, 80 centimeters. So guys, hopefully ma-enjoy nyo yung video na to. And magkaroon din kayo ng idea sa pagbuo or paggawa ng sarili nyo yung table sa inyong mga uguan. So ito nga guys, yung sinasabi ko sa inyo na luma na yung ating table. And kung makikita nyo naman guys, tagpi-tagpi. Ito, napakatagal na nitong table na to. So kahoy yung gagamitin natin guys na material sa pagbuo natin ng ating table. Hindi dahil ito talaga yung gusto ko. Gusto ko sana din bakal. Pero dahil ito yung available natin na material na hindi na tayo gagastos, okay din naman kasi mga good lumbers to. Kung bibili natin sa hardware, hindi ito kamurahan guys. Pag good lumbers po ay medyo mahal din. So ang kagandahan dito sa kahoy na to is hindi ko na nga ito binili kasi ito yung inalis natin dun sa ating in-improve na area ng building. So nakatipid tayo in terms of costing. Nakatipid na tayo sa pagbuo pa lang nung ating table. And guys, maganda naman to dahil sabi ko nga sa inyo, good lumber to. So matutuwid itong mga kahoy na gagamitin natin sa ating bagong table. And syempre guys, si Kuya Buboy pa rin ang katulong natin sa paggawa ng table. So umalis ako guys, and pagbalik ko, ito na yung itsura niya. So hindi natin nakuha na ng video yung buong mga ginawa. So the next day, tinulungan ko na siya sa paglalatag ng sahig para dun sa mismong table natin. And as you can see, ito yung mga scrap natin na ginamit natin sa improvement ng ating building para hindi masayang. So ito yung inilagay natin dito. So guys, mag-ingat kayo sa paggamit pa rin ng ating mga power tools. Always wear your safety goggles. So ayan guys, ang ginamit ko na nakapandikit is pako. So merong mga gamit ng pako din from other activities na ginawa namin. So yun yung ginamit ko dito. So guys, L-shape yung itsura ng ating table kasi gusto ko na fit siya doon sa area natin and makakagalaw pa rin ng maayos yung mga taong gagalaw or mag-babox ng ating mga itlog doon sa area. So yan nga guys, tinuloy-tuloy lang namin yung pagbuo. So guys, sure na sure ako na matibay itong table na to kasi ang ginamit namin na kahoy dito is 2x3. So malalaki siya na klase ng kahoy, matitibay kasi nga sabi ko sa inyo kanina, good lumber to. Guys, sinubukan ko itong uga-ugain, sakyan, talaga namang napakatibay ng pagkakabuo ni Kuya Buboy natin. So as you can see guys, medyo patapos na kami. So pina-finalize na namin yung mga paglalagay natin ng pako para mailipat na natin, may transfer natin to doon sa ating yung building. At syempre para magamit na rin. So guys, tumang-tuwa talaga ako sa naging result ng table na to kasi based dun sa idea ko, dun kung paano ko siya ini-imagine na makikita ko siya dun sa area, is ganun talaga yung naging result, ganun yung pagkakabuo ng ating table. And guys, sobrang sarap sa pakiramdam na meron na naman tayong na-accomplish. Meron naman tayong bagong naidagdag na hindi lang magpapaganda dun sa ating building, kundi yun talaga yung masasabi mo na magpa-function siya ng tama para sa mga itlog, para doon sa mismong building natin. So ito guys, ito na yung final result natin, L-shape kung mapapansin nyo yung ating table. So yun nga, binuhat na namin to ni Kuya Buboy at dinala na namin doon sa ating building. Guys, hindi siya mabigat. Bakit? Kasi although kahoy siya, medyo sun-dry na o natuyo na
yung ating table or natuyo na yung kahoy na ginamit natin dun sa ating table, kaya hindi na siya mabigat. So, ayan guys, iniisip ko nung una, baka hindi ito magkasya dito kasi hindi siya dito binuo sa loob. Pero guys, eto na nga, nakakatuwa yung itsura niya, nakakatuwa kung paano siya nag-fit doon sa area. Kung mapapansin nyo guys, ayan, nakakagalaw pa ng maayos si Kuya Buboy doon sa space na natitira sa gilid ng table. So, eto guys, kung mapapansin nyo, sobrang suwabe, sobrang ganda sa mata. Nakaka-proud na yung idea pa lang dati is ngayon, eto na, nakalagay na siya dito sa area natin. Excited na talaga ako guys na gamitin itong table na to. So, mag-add tayo ng video sa sunod nating mga posting kapag ginamit na natin. So, eto na nga guys, so naipwesto na namin ang ating L-shape. Kung mapapansin nyo, L-shape na table. So guys, pinakita ko naman sa inyo na yung previous na table natin is medyo mababa and then 4 feet yung lapad niya, which is hindi na siya kakasya dito, or kung magkasya man, saktong-sakto lang, wala nang space yung tao na magpiprepare ng mga itlog. So guys, ergonomically design yung table natin kasi naka-standard yung height niya, which is 80 centimeters. And guys, what's good with this table is naka-design siya na malagyan ng dalawang row, mapapansin nyo, ng quail box. So technically, napakadaming space. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Guys, ang spacious ng ating table ngayon. So hindi mahihirapan pati yung gagamit kasi hindi nga siya mababa. So hindi mo kailangan yumuko ng yukong-yuko kapag mag-babox ka ng mga itlog. Okay? And guys, kaya siya L-shape kasi nang hinayang ako dito sa space na to. So pinalagyan ko siya ng portion pa dito. So kaya niya pang mag-cater ng dalawa pang kahon, mapapansin nyo, ng quail box. And guys, napaka-spacious nga, sabi ko nga sa inyo. So hopefully ay matuwa yung mga gagamit para hindi na sila nahihirapan. So guys, sabi ko nga sa inyo, ang sukat nito is 80 centimeters. So ang materials na ginamit namin dito is yung kahoy na tinanggal natin dito sa bubong. Previously, nakakabit siya dito. So makita nyo na, in-improve natin yung ating building. So yung kahoy, imbis na itapon natin or itambak lang natin, is siya natin ginamit na bagong table. And guys, itong kanyang pinaka ibabaw, ito ay yung natira nating smart wood na or hardy flex. So siya nating ginamit na pinaka sahig ng ating table. And guys, medyo hinapon na kami, hindi pa ako nakakabili, pero lalagyan ko siya ng cover para mas madulas kapag hinatak yung mga box. And mas maganda na rin tingnan guys, mas mapoprotektahan yung table natin in the long run. So bala ko nalagyan siya ng linoleum. So itatak ko na lang dito sa gilid once na mabili ko na. Okay? And guys, ito na rin pala yung update sa ating building improvement. Kung makapapansin nyo, yan, nalagyan na natin lahat ng smart wood hardy flex. So binubuo na rin ni Kuya Buboy yung ating pinakapinto. So nakabili na kami ng materials. Guys, thank you so much sa patuloy na pagsuporta, panonood sa ating mga videos. And hopefully guys, meron kayong natututunan para may apply nyo rin sa inyong mga quail farm or kung anumang business ang gusto nyong gawin. Lagi nyo lang tandaan guys na kailangan dagdagan ng sipag at tiyaga para makamit ang tagumpay.